silang dalawa, good morning. Pero ako, hindi pa good morning dahil hindi pa ako natatawag. Ayan, kasi magsisimbang gabi kami today. Ito ang unang araw ng simbang gabi, 3:33 na ng umaga, December 16. Pero ang start ng mass ay 4 a.m. Hindi ako nakatulog kasi nanlibre kasi ng kape yung tita namin. Eh pag nagkakape ako, pag nagko-coffee ako, sobrang hindi ako nakakatulog. As in, dilat na dilat talaga ako. Yung kahit sobrang anong gawin kong paanto, kahit ilang oras, hindi talaga ako nakakatulog. Inaabutan ako ng morning. And nawala naman sa isip namin na today yung start ng simbang gabi. Na dahil kaming matulog ng maaga. So ayun, kaya hindi pa ako nakakatulog. Pero ngayon, inaantok na ako, diba? Galing-galing. Nandito na kami ngayon sa church. Papasok na kami. 3:45 pa lang sa maaga pa kami. Yes, hindi kami late. Napakita ko sa inyo yung church dito sa amin sa Santa Maria, Bulacan. Day 1. Ayun, dalawang bibingka. Dalawang bibingka. Dalawang bibingka. Dalawang bibingka mo, saka dalawang bibingka. Sa bibingka na gusto mo lang. Ayan, pauwi na kami. Time check, 6:05 na umaga. And yes, wala pa rin akong tulog. Tapos, malapit na kami sa bahay. Matutulog ako pag uwi ko kasi pagkagising ko, magbe-bake ako. May imimix lang naman ako. Ilalagay ko muna sa ref. And then, aalis kami kasi mayroon kaming event sa Bulacan. Tapos, pagbalik namin, saka ko siya i-bake. So, ayan. Tutuloy natin to sa day 2 ng simbang gabi at samahan niyo ulit ako. Sana makumpleto natin. See you tomorrow. Good morning. Nandito na kami ngayon ulit sa church. 4:01 na for yung mass. Pero hindi pa naman. Ayan, napakulitin mo nga. Ba't hindi ka naman ako? Medyo na-late kasi kami ng gising. Tsaka nag-prepare pa kasi ako dahil aalis kami ngayon. Pupunta kami ng event ng my phone. So medyo nagmamadali kami. Dahil pag uwi, kailangan ko na agad umalis. Ayan, kakatapos lang ng mass. Hapon kasi merong libreng lugaw. May parang libreng lugaw. Hinahanap namin. Wala na ngayon. Eh, ang bango pa naman, naamoy namin habang nagmamas yung lugaw, pero wala, hindi namin makita. So, ayan, tapos na yung mas, nagmamadali na kami umuwi kasi nga, meron kaming event ngayon sa my phone. And, ayan, see you tomorrow. Good morning, day 3 na ng simbang gabi natin. Ang date ngayon ay December 18, 3:18 na ng umaga and 4 a.m. ulit yung mass. Pero malapit na kasi yun dito. Wala ako ngayon sa bahay. Nandito ako ngayon sa bahay ng friend ko. Kasi kagabi after ng event namin sa my phone, napababa na ko sa San Gip Salamat. Sa Santa Maria. Nakipagkita ko sa mga friend ko. So nandito ako ngayon sa bahay ng friend ko. Dito na kami nagstay para mas malapit na pag magsimbang gabi kami. Ayun yung friend kong tulog. Huli. Good morning. Ang day 4 na ba tayo? Day 4 na Thursday, December 19. Ng umaga, dumating na ako sa punto na gusto ko nang umabsin. Ang hirap na kasi... Lagi, ang hirap na bumangon kasi siguro dahil ang hirap ng bumangon kasi siguro dahil ilang beses na kaming gumigising ng umaga. Tsaka pag napapansin mo kasi sa simbahan, napakunti na ng pakunting tao na parang pwede bang magpahinga din isang araw. Pero ayun, okay naman. Kasi pag nandito naman na sa church, nawawala na yung antok. Kahapon, hindi ko alam kung nakapagsalita pa ako after ko mag-open ng camera dun sa bahay nung friend ko. Kasi parang dun lang ako nakapag-vlog. Pas afternoon, hindi na. Kasi nga, sobrang antok. Dahil hindi din kami natulog. Nag-chismisan lang kami na nag-chismisan. Pero ngayon, nakatulog naman ako 12. Maaga pa, 3:53. Kaya hindi ako masyadong nagmamadali. Kadalasan, buzzer beater pagdating namin sa simbahan eh. Kasi maaga kami nakaalis ngayon sa bahay. Tapos, ayun, pang-apat na araw na. 5 na lang, di ba, te? Oo, 5 na lang. Laban. Medyo maliwanag na, 5:55 na ng umaga. Nandito na kami sa bahay. So, natapos namin, na-survive namin ng day 4. At nagmamadali na siyang bumaba kasi may pasok pa siya. Hinahabol niya pang matulog kahit 30 minutes. So, ayun. See you tomorrow, day 5 na. Lord, kaya namin to. Good morning. Pang limang araw na natin today.
at December 20 na at 3:33 na ng umaga, nandito pa kami sa bahay. Ito na kami ngayon sa church. As yun yung kinukwento ko sa inyo kanina. Meron ako narinig na ayoko na. Mas challenging kasi para sa kanya. Dahil kasi siya, mula pag-gising niya ng 3, didiretso na siya ng trabaho. So hanggang alas 5 na siya, ay minsan lagpas pa. So mas challenging talaga para sa kanya. Kaya matutupad yung wish mo, girl. Huwag ka namang magal. Sabi niya talaga kanina, ayoko na. Sabi ko, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Sabi ko sa kanya, doon na lang kami sa alas 5 dahil hindi rin ako makabangon. Sabi ko, sige, doon na lang tayo sa alas 5. Sa, meron siyang kailangan asik gawin. Kaya hindi siya aabot kung mag-aalas 5 siya. Sabi kaya dapat talaga alas 4 kami. 3:30 na nung bumangon. Ay, hindi, 3:20 na nung bumangon kami. 5 na, tapos kakatapos lang ng mas. Sabi kanina ni Father, ano daw, unti-unti na daw kaming nalalagas. Kasi ang laki na nung nabawas mula ng first day. Medyo kumunti na yung tao. Ang dami ng bakanting upuan. Nung una may mga nakatayo pa sa aisle, sa mga gilid. Pero ngayon wala na. Ang dami ng mga nalagas. Ang dami ng nakatulog at hindi kinayang bumangon. Muntik na rin kami masama doon. Pero awa ng Diyos, nakarating kami. At hindi naman kami inantok. Pero ayun, uuwi na kami. Didiretso lang kami ulit ng uwi. Hindi pa, pero ngayon, hindi pa kami makaalis. Kasi merong tricycle sa harapan namin. Hinihintay pa namin sila. Pero didiretso na din kami uwi. Dahil mamaya, pupunta kami sa Christmas. Pupunta ako sa Christmas party ng my phone. Hindi na rin ako makakatulog. Kasi sasamahan din namin si Jaylen sa Christmas party niya. Tapos noon, diretso na kami ng Christmas party naman ng my phone. Ano yun? Lagari. Lagari tayo ng Christmas party ngayon. Atas Christmas party din nila ate, kaya kung aabot kami pa uwi, dadaan din kami doon. Dinner. So, lahat ng kain namin ngayon ay libre galing sa Christmas party. Sana may pateka. Ayun na, uuwi na kami and see you tomorrow. Ayan, good evening. Yes, good evening. Dahil yung oras na ngayon ay 9 PM. Dapat pang-anim na namin kaninang umaga, pero hindi kami nagising. Nagising kami, pero kasi galing kasi kami sa Christmas party ng my phone. Tapos dumiretso kami sa Christmas party nila ate. Tapos naka-uwi kami mga 2 AM na yata noon. Tapos nung nakatulog kami. Tapos sabi namin mag-a-alarm na lang kami. Gigising kami ng 3 AM. And nagising kami mga 3:30 na. Tapos na yung gising pa namin biglaan. Kaya ayun, sumakit na yung ulo namin. Tapos hindi na kami nakapagsimba kanina ng umaga. Kaya ako, nagsimba na lang ako ngayong gabi. 8 PM yung simba dito sa amin. Tapos mamaya umaga, balik na ulit kami sa simbang, sa Misa de Gallo. Kasi yun pala yung tawag sa simbang gabi na pang umaga, Misa de Gallo. Tapos yun nga, yung pag ganitong oras, simbang gabi. So balik Misa de Gallo na kami bukas, 4 AM. And yun, pang 7 na namin. See you tomorrow. Nga po, tunay naman, napahirap na ha, ang bawat pagsugo. Pare, ang oras na ngayon ay 4:44 na ng umaga. Diba yung mass namin ay 4 AM. Pero 4:44 na. Pero pwede pa naman kaming humabol dun sa 5 AM mass. Pero ang hirap na kasi, nagtumunog yung alarm, alarm namin. Pero in-stop ko agad, hindi siya snooze. So, akala ko 5 minutes pa lang yung mga naidlip namin. Yun pala mag-iisang oras yung tulog namin. Napakahirap. Pero konting-konting kembot na lang naman. Pampito na nga ngayon. Bali, 3 na lang. Tama, di ba? Ay, 2 na lang. Pampito na ngayon. So, 2 na lang. Ngayon, magkasama ulit kami ni ate. At bukas, sana makabalik na kami sa 3 AM. Mas okay kasi yung 3 AM dahil yun, maluwag pa pagkadating namin doon. Madali yung parking. Ang hirap pagka ganitong oras na ang sikip na ng parking. Alam niyo naman, mga baguhan sa driver, mga hirap mag-park. Kaya nandito na si ate. Nasakay na siya. Alis na kami. Mamaya na lang ulit. Bye. Magandang umaga, di ba? First time. Maliwanag ang tapos ng mass. 6:20 na tapos yung mass ngayon. Ang hirap lang kasi sobrang struggle sa parking pagka pagka 5 AM. Binubusin na kami kanina. Pero ayun, kaya bukas balik na ulit kami sa 4 AM para wala masyadong stress pagdating sa parking. Tsaka ngayon, ayan, katulad ngayon, tapos na yung mass, pero hindi kami makalabas agad kasi yung iba, mga nakaharang sa parking. So, hintayin pa namin sila. Kaya mas okay din talaga yung 4 AM. Kung gigising ng maaga.
Kailangan ko gumising, pasok na. Ah, oo. So, na kami. Kasi kanina nag-alarm eh. Tapos tumunog na, narinig ko na. Yung ginawa ko, ini-stop ko, hindi ko siya ini-snooze. Tapos akala ko mga 5 minutes pa lang. Ngayon sabi ko, ate, ano na? Sabi natin, hala, 4:30 na! So, yun na nga. Ito na po, ang nagsisimula na talaga ang kalbaryo ng pagising para sa simbang gabi. Kami ng Balensana, kaya lang sarado pa. Ay, ayan na! Kaya hindi ko alam kung luto na ba yung mga yan or lulutuin pa niya. Pero ayun, binubuksan na ni tatay. Wala pa daw yung mga tindera, mga ano pa daw, 7 pa daw magbubukas ulit. Ayaw! Ayan, may pupuntahan muna kami. And pag-pray namin na sana bukas na to. Kasi masarap yung Valenciana dito. Okay, nakabili na kami ng Valenciana. Limang order para din meron kami uwi sa bahay. Happy ka, girl. So, masarap yung Valenciana doon. 55 pesos lang yung isang order. Good morning. Time check. Anong oras? 4:51. Ayan, 4:51. Nasa 5. Ngayon lang, hindi pa rin tayo nakaka-3 a.m. no? Mula nung sumabi tayo. No? Kaya ngayon, 5 a.m. ulit kami kasi si ate magdediretso pasok na siya sa trabaho niya. Last pasok niya na nga na to bago mag-Christmas holiday. And ayun, maaga kami kasi kahapon. Napakahirap ng parking na nag 5 a.m. mas kami. Kasi nang haba ng traffic na nakapila sa amin kasi nakapila kami papasok ng church. Tapos nakabara kami. Eh ako, saan ako pupunta? Sobrang busina na sila ng busina, na pressure pa naman ako pag pinubisan na anak ko. So ayun, kaya inagahan namin ngayon, 4:51 pa lang nandito na kami para nasa loob na kami ng church. Hindi kami maabutan ng pila ng mga magmamas. Kaya hinihintay na lang namin matapos muna para makapasok na kami sa loob. Kinabahan naman ako mag-park. Ayun, nakapag-park na kami ng maayos kasi umalis na yung mga nag-mass nung unang mass nung 4 a.m. mass. Tapos kaya nakapag-park kami ng maayos. Thank you, Lord. Nabudol ako kaya mag-drive-thru. Budol is real. Breakfast. Ay, bukas pa kaya? Oo, oh, tinda pa RC, di ba? Parang nakikita ko dito. Okay, 24 hours soon. Okay. Ano ako, alak eh. Hello po. Good morning, my tigger refugees. Ano po, isa pong crispy chicken fillet. Yung purpose special na po ba? Hindi po, white rice po. White rice po? Tapos, okay po. Ala carte po. Ala carte po. Tapos, isa pong alaking. Alaking. Alakart din po. Garlic. Anything to add pa po, ma'am? White rice din po yun. Yes po, ma'am. Thank you po. Total pay po nila. 180 po. Let's see po for the payment. Thank you po. Ang ganda nyo po. Ah, may camera po ba to? Yes po. Hi. Here's the next window po. Thank you po. Camera pala. Camera pala. Buti na lang hindi ako nangungulangan pag nag-order. Yeah. Check, 7:25 na ng umaga. Tapos, nandito kami ngayon sa may work na ni ate. Kasi, dahil nga naka-uniform na siya, kanina pa siyang 4 a.m. ready pumasok. Ganyan po kasipag yung ate ko. Kaya, sa mga boss niya po, kung nanonood po kayo, bonus po! Ayan. Hindi, nandito kami ngayon kasi hintayin ko na makapasok na siya dun sa trabaho niya. Tsaka ako uuwi. Dito na rin kami kakain. Meron din kasi ako kailangan asikasuhin sa bangko niya. Sa bangko kasi nagtatrabaho si ate. Doon din yung bangko. Tapos meron din akong kailangan asikasuhin. Kaya din, hihintayin ko na siya na makapasok para pag nag-open na, maayos ko na yung inaayos ko. Extra rice is life. Bumili pa ng extra rice sa karinderya. Kaya ang ulam niya, kakapiranggot na lang. Extra rice is life. Ayan na lang ulam niya, oh. Good morning, girl. Good morning.
Ang oras ngayon ay 3:57 na ng umaga and ang date ay December 24. So, last day na ng simbang gabi, pang 9 na to. Diyos ko na itawid. Maraming salamat po, Lord. And ngayon, last day na ng simbang gabi. Tapos, ayan, awa ng Diyos. Sa tulong ni Lord, nabuo ko naman ang 9. Siya, hindi eh, may namiss siyang isa. Pero ako, nabuo ko. Mamaya-maya, uuwi na kami sa Obando dahil doon kami nagka-Christmas. Tapos meron din kaming Christmas party doon. Sana ma-vlog ko ng maayos at sana maging matitino ang mga pinsan ko. Pero ayun, doon kami magki-Christmas. And ngayon, hindi pa nagsa-start yung mass. Tapos lang ng mass. Yehey! And ayun, ano ba bang sasabihin ko? Ah, kung may magtatanong sa inyo kung naliligo kami bago magsimba, hindi po. Hindi po. Toothbrush lamang po at hilamos ang ginagawa namin. Dahil alas 3 po ng umaga kami gumigising. Hindi po yung matapang. Duwag po kami. Duwag po kami. Pinagpe-pray na lang po namin na huwag kaming maamoy ng katabi namin. Kung tatanungin niyo po kung iisa lang ba yung jacket ko sa 9 days sa pagsimba namin, tama po kayo dyan. Ting! Correct answer. Sabi ko sa kanya, bakit siya nagpalit? Para at least dalawa kami. So, ayan po. Iisa lang po. Kasi itong jacket ko na to, nandito lang to sa sakyan. Mga 2 years na. yan kasi yung laging nandyan sa sasakyan kasi yan yung may hood and saka yan din kasi yung terno sa lahat. So, eh, ito yung naka, syempre, pag umaga, hindi na nga ako naliligo, may isip ko pa bang magdala ng bagong jacket. So, nandyan lang siya yung lagi kong nagagamit. Ayun, sana matupad yung wish namin and syempre, sana matupad din yung wish nyo. And ayun, thank you for watching. Bye! Matutulog na ulit kami. Good night!